napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Natin. May kukwento po ako sa inyo. Simula nung pumasok kasi ako dito sa politics world, marami pong naging marami pong tumaas ang kilay, especially po sa mga sponsors ko, na simula pa nung 500 subscriber pa lang ako ay nandito na sa akin at bigla na pong nagsilayasan. Sa kadahilanan nga po na isa na po ako sa mga vlogger na nagtatanggol kay former President Rodrigo Duterte. And grabe ngayon, no? patindi ang nangyayari dito sa politics world. Hindi, isang beses na panaginipan ko. Si Maring Janet at si Ninyo Barsaga nagkatuluyan. Asagwa siguro na. Tapos nagbuntis pa si Ninyo. Tayo lang nagbubuntis pala, Elian. Ayop na yan. Ay, sarap daw ng kiss nila. Sarap ng kiss nila ni Maring Janet. Talagang laplapan eh. Mga ganun-ganun yung uso ni Ninyo Barsag. So yun, simulan na natin ito. Alam nyo, mga ka-biyaya, mga ka-DDS, simula ho nung pumasok po ako dito sa larangan ng politics, pagre-reaction at pagde-depend sa mga Duterte, especially to BP Sara, Basti Duterte, Pulong, former President Rodrigo Duterte or Tatay Digong. Ayan. Masakit kasi maraming talagang nagtaas ang kilay simula nung pumasok ako dito, simula nung nagde-depend na ako sa mga Duterte. At ilan kasi ako po, marami po talaga ako sponsor kasi talagang nagsimula ako sa pagiging charity vlogger. So marami ako sponsor na kahit na hindi naman, pero hindi naman sobrang hindi naman na sobrang dami. May mga sponsor ako na tinalos tinuring ko na bilang magulang or kapatid, kaibigan talaga, na nawala nung pumasok ako dito sa larangan ng politics at pagdidepensa Duterte. Ito, hindi ko naman 'to na kwento at hindi ko rin naman 'to isinusumbat. No, hindi ko rin ginagawa to para kaawaan nyo o maawa kayo sa akin. Ikinukwento ko to para baka sakaling ma-inspire ang ibang mga vlogger at lalo na yung mga vlogger na mga bayaran na hindi mo na kailangan tumanggap ng bayad na galing sa ibang mga politiko para banatan mo yung ibang politiko. Masama man sa dahil dito ay dahil sa prinsipyo ko na ginagampanan ko at mahal ko at masaya naman ako dito sa ginagawa ko. Maraming mga nagtaas ang kilay, lalo na yung ibang mga sponsors ko na talagang isa rin sila sa malaki rin mga naitulong nila sa akin. Yun nga lang, sa masakit na dahilan, dahil nga dito, dahil sa pagdidepend ko, ay iniwan na nila ako. No? So ayaw nila na magdepend ako sa Duterte, ayaw nila na ipagtanggol ko ang mga Duterte, ayaw nila yung pagtanggol ko, sila Tatay Digong, sila BP Sara. Gusto nila, kung maaari nga daw, meron pang ang suggestion sa akin na mga maaari nga daw na pwedeng mas pumanig daw ako sa ating gobyerno, wag daw akong maging anti-government vlogger. So sabi ko naman, una-una, hindi ako anti-government vlogger at hindi labag sa kalooban ko at hindi sa puso't isip ko na ipagtanggol ko or mas kampiyang ko ang ating Pangulo kaysa kay former President Duterte. So sinabi ko sa kanila na hindi ko kayang gawin yun. Hindi ko kayang lokohin yung sarili ko. Hindi ko kayang lokohin yung mga nanonood sa akin. Hindi ko kayang lokohin yung mga supporters ko. Ayoko silang lokohin. Alam ko naman sa sarili ko na kung ano yung tama at mali. Tapos mas kinakampihan ko pa yung mali, no? So ayokong ipaano yun eh. Ayokong ibigay sa kanila or ipapanood or ituro, no? So ayun, marami pati mga kaibigan, matagal ko na mga kaibigan sa larangan ng
vlogging dito sa YouTube, no, maraming talagang naging against sa akin. Pero sabi ko naman, siguro balang araw marirealize niyo rin kung ano yung pinaglalaban ko. Kung ano yung tinahak kong landas ngayon. Sana naman ang hirap kasi din minsan eh, masyado yung alam niyo yung parang gusto kanilang hawakan sa leg, no, gusto kanilang manduan, pero hindi yun ang pinakaayaw ko sa lahat. At doon naman sa mga natirang sponsors ko na ayan sila Mami Rena Baer, Mami Teresa Arong, ayan sila Papa Charlene Pisanter TV na isa sa mga solid supporters ng Duterte, na may grupo po yan sila sa Bahrain, no, marami silang group, bali nasa di ko alam kung ilang member nila doon, basta mga fish hunter po sila na talagang solid supporters sa ano, sa Duterte, mga OFW po diyan sa Bahrain, no. So yun nga lang, no, minsan napapaisip ako na ba't ganun, bakit kailangan niyo akong kamuhian dahil sa ginagawa ko, samantalang dati hindi naman ako nang ano, hindi ko naman kayo pinilit na suportahan ako. Hindi ko naman kayo pinilit na para matuwa kayo sa akin. Sabi ko, kung ano yung pinaglalaban ko dito, kung ano yung gusto kong gawin, yun ako eh. No, ayoko sa lahat yung minamanduan ako. Sa totoo lang, napakalaking halaga ng mga sponsors ko. Kasi una-una, ako po ay isang ama at isang kuya sa mga kapatid ko. Wala, o di ko kasama magulang ko dito. Wala tatay ko, wala nanay ko. Si broken family kami. Ilang kapatid ko nandito sa akin lahat. Nasa halos 7 po. Marami. Kung sa marami, iba't ibang. Yung alam, may pagkababayaro kasi tatay ko eh. No? Kaya marami talaga. Hindi ko na lang sabihin nyo iba, no? So marami kami, marami akong pinag-aaral, marami akong binubuhay. So malaking alaga sa akin sila, malaking ano talaga. Pero mas pinili ko pa rin yung prinsipyo ko kasi sabi ko, itong ginagawa ko ngayon, hindi ko naman to ano eh. Hindi ko naman to panghabang buhay ko itong madadala na pinanindigan ko itong gustuhan ko. No? Ang masakit lang kasi dito na ito ayoko umiyak ah. Kasi mababaw din luha ko eh. Kahit napakagago ko, napakaano ko, mababaw luha ko. No? Ang masakit lang kasi dito, yung malalaman mo dun sa mga sponsor mo na sinasabihan nila, yung mga kasamahan nila na huwag nyo nang suportahan si Jay Guevara kasi nga, isa na siyang mga sinabi pa nga ito, banateros, gito ganyan. Napaka-plastic ko daw kasi dati binabanatan ko daw si Banat Bay, pero ngayon, magkakampi na kami. Sabi ko naman sa kanila, unang-una nung yung pagbanat ko kay Banat Bay sa topic sa ano yun, showbiz yun. No, sa showbiz yun, hindi yun dito sa politics. No. Ayun ang hindi maintindihan ng iba eh. No. Kaya sabi ko sa kanya, sana wag naman ganun. Kaya dito sa mga vlogger na mga tumatanggap ng mga bayad, alam niyo mas masarap sa pakiramdam yung sundin niyo kung ano yung nasa puso niyo, kung ano yung talagang tunay nagkagustuhan nyo na suportahan. Huwag kayong papadala sa pera, nandiyan lang yan. No? Kaya mo yung kitain. Kung talagang may ano ka, kung talagang may sipag at tiyaga ka sa sarili mo. Wala namang ano yun eh. Hindi, yung pera na yan, sa totoo lang, napakadaling maubos yan. No? Pero yung prinsipyo mo, pang habang buhay mo magagamit yan. Yung prinsipyo mo, hanggang sa kamatayan, madadala mo yan. Yan, napakalaking tulong nila sa akin. Sa totoo lang, ilang taon, biruin mo, ilang taon na ako naging charity vlogger. Start ako ng 2017 sa iba't ibang channel ko pa. Etong channel ko na to, pangatlo na to eh. No? So, simula noon hanggang, eto na nga lang, medyo nagkalabu-labu na lahat. Kasi nga, dito na ako sa larangan ng politics at ayaw pala nila nito. So hindi ko na, kagaya na sinabi ko, ayoko sa lahat na minamanduan ako at hawakan ako sa leg para lang sundin ko yung kagustuhan nila na hindi ko naman gusto, di ba? No, kaya doon sa mga ano, doon sa mga nagsasabi diyan na mga isa na rin daw ako sa bayarang vlogger, no. Isang malaking kalokohan po 'yan. Sabi ko sa inyo, hindi ako mukhang pera. Yan ang tatandaan nyo sa lahat. So, yun!
Hindi kasi na ano lang ako eh, parang nasaktan lang ako na, alam mo yun, tagal-tagal ko na silang kasama, dami na rin nila na itulong sa akin. Tapos, nang dahil sa kagustuhan ko at mahal ko naman tong ginagawa ko, eh, iniwanan nila ako basta-basta. Masakit pa nun, kung ano-ano pa yung sasabihin sa'yo. Sana okay naman na sana na hindi nila ako suportahan kasi lahat naman ng tao dito sa Pilipinas, sa mundo, hindi mo naman talaga mapipilish yung mga tao dito eh. No, may kanya-kanya tayong pag-iisip, may kanya-kanya tayong paborito, may kanya-kanya tayong gustong suportahan. Ang pangit lang kasi doon, yung tipong kung ano-ano pa yung sasabihin sa'yo na hindi maganda. Kaya katulad niyan, ngayon, unti-unti na rin ako na pati yung mga kaibigan ko sa showbiz, showbiz issue, no? Katulad niya nila Chris Ulo, Jake Magnus, model, na alam naman siya, model, kaibigan din niya ni Banat Bay. So, sabi ko naman sa kanila, ako, hindi na rin ako magpipigil na talagang mababanatan at masisit ako na kayo kung ano man yung mga pangit at mga hindi ko magugustuhan na manggagaling sa mga bibig nyo. Pero doon lang tayo sa topic. Doon lang tayo stick doon. Ano lang tayo doon? Focus lang tayo doon sa mismong topic. Sa mismong issue. Hindi iikot yung mga vlog natin sa mga dati kong mga kasamahan sa showbiz issue. Hindi iikot na parang pang-personal. So yun lang, no? So yun, at least nininaw ko. Kasi ang hirap din eh. Minsan kasi may mga nagsasabi sa akin na eh katulad niyan, yung ibang mga DDS supporters, ay yung mga DDS, yung mga Duterte supporters, solid supporters na nagdududa. Kasi nga, kaibigan ko si Chris Ulo na bumabanat sa mga Duterte. So sabi ko, hindi naman kami, magkaiba naman kami. Sa showbiz, iisa kami lahat, pero pagdating sa politics, hindi talaga eh. Hindi ko kayang sikmurain eh. No, hindi ko kaya talaga sikmurain. O, pasensya na kayo. Ako, nagdrama lang ako saglit, ha. Para maunawaan nyo din. No? Malaman nyo yung nangyayari sa likod ng camera. Kasi pangit din kasi minsan, eh. Na hindi mo rin masabi. Kasi, katulad niyan, kapag nalaman nyo yung mga iba't ibang ano, about sa akin, nasabi, ay, ganyan pala si Jay Gito. Ang gwapo pala ni Jiggy Barra. Ang gwapo pala ni Jiggy Barra sa personal.